Hi guys, it's Megan April and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kakampihan naman natin yung mga lalaki. Kawawa naman kasi lagi na lang silang inaapi. Lagi na lang silang naaapi. Lagi na lang babae ang bida. Lagi na lang babae ang tama. Paano naman yung feelings nila? Diba? So sige, kakampihan ko muna ang mga lalaki ngayon. Although medyo labag sa aking kalooban dahil babae ako, pero minsan kasi may point din talaga yung mga lalaki. Alam niyo yun, nakakasawa kasi ang ugali ng mga babae, nakakainis na. Yung feeling na konting-konti na lang talaga yung pasensya mo sa jowa mo, pero kailangan mo pa rin pahabain ang pasensya mo dahil mahal mo. Alam mo yun? Yung feeling na parang aping-api mo ang jowa mo, pero hindi naman. Feeling niya lang, napaka-feeling, di ba? Yung feeling na lagi na lang nagdadrama kasi hindi mo na raw mahal. My goodness, sino ba yan? Yung feeling na, wait lang, si Jollibee, ano ba? Si Jollibee ang bida sa ating buhay. So, ayan, ayusin natin si Jollibee. Yung feeling na akala mo inaapi, yung feeling na akala mo nagloloko ka, pero utak niya lang ang gumagawa ng kung ano-anong mga bagay. Yung feeling na, ang mahal ko tumatawag. Lagi na lang bida ang mga babae. Lagi na lang naaapi ang mga lalaki. Ano yun? Yung feeling na, ha? Kami na naman? Kasalanan na naman namin? So, for this video, kampihan naman natin ang mga lalaki. Siyempre, may feelings rin naman sila. Hindi naman puro babae na lang lagi ang tama. Kasi yung mga babae yan, gusto lagi silang tama. Gusto lagi sila ang pinapanigan. Kahit mali rin naman sila. So, ayun. In this video, kampihan natin mga lalaki. Kasi, alam nyo, yung mga babae, minsan, nakakabwisit rin yung ugali. Ano may feeling na magagalit ng dahil lang sa maliit na bagay? Yung ganun, magagalit kasi hindi lang nakapag-text. Magagalit kasi hindi man lang nakapag-reply agad. Or hindi ka man lang natawagan agad. Or sobrang tagal mong hindi nakareply. Yung online ka pero hindi ka chinachat or vini-video call. Diba? Nakakainis. So what? Syempre, diba? May buhay rin kayo. I mean, hindi lang sa kanila umiikot ang mundo nyo, diba? At eto pa yung nakakainis. Yung feeling na hindi ka lang nakapag-text, dadramahan ka na. Hindi lang nakapag-chat or nakapag-reply agad, dadramahan ka na. Sino bang hindi maiinis ng ganun, diba? Duh! Sino ba yung mga ganyan? Oh my goodness! Sino ba yung mga ganyan? Ang sarap sa pakin. So, ayun. Hindi naman kasi lagi na yung lalaki ay free. Yung lalaki ay available. Siyempre, may trabaho rin sila. May ginagawa rin sila. Tulad mo, may ginagawa ka rin. So, chill lang, bes. Huwag masyadong madrama, okay? Yung feeling na walang ginagawang kalokohan ang boyfriend nyo. Pero ang isip nyo, kung ano-ano nang ginagawa niyong kalokohan. Yung feeling na hindi sila nagluloko. Tapos biglang iisipin mo, baka may iba na siya, baka nagluloko na siya. Oh my goodness, sino ba yung mga ganyan? So alam nyo yun, yung feeling na hindi naman kayo dapat na magduda kasi wala naman silang ginagawang masama. Yung feeling na alam nyo sa sarili nyo na wala talaga silang ginagawang masama. Yung feeling na alam nyo sa sarili nyo na kayo lang ang mahal. Pero kinokontradict rin ito ng isip nyo, ng utak nyo napakakitid na kung ano-anong iniisip, nag-iisip ng kung ano-ano hanggat kayo lang rin ang masasaktan sa mga pinaggagawa nyo, sa mga iniisip nyo dahil wala naman itong katotohanan. Gets nyo?
Gets niyo ba yun? Alam niyo, mga babae kasi nakaka-stress rin minsan. Or should I say, madalas nang nakaka-stress yung mga babae niyan. Yung feeling na hindi ka dapat ma-stress, pero binibigyan ka ng stress, ng sakit ng ulo, yung feeling na ganito na lang yung pasensya mo sa kanya, pero mas lumiliit pa, pero yung feeling na ang ikli lang ng pasensya mo, yung paikli na lang yung pasensya mo, pero pinapahabaan mo ito kasi nga mahal mo. Yung feeling na ganon, wala kang magawa kundi pahabain pa ang pasensya mo dahil mahal mo. So girls, my goodness. Ini-stress niyo lang yung sarili niyo, nang damay pa kayo. Alam mo yun, yung feeling na stress ka na, nandadamay ka pa. Tapos pag-iisipan mo ng masama yung jowa mo. Iisipin mo, OMG, may iba na siya. OMG, sino kayang kausap niya? Gato, ganun na, my goodness. Yung ganun, mababaliw kayo, bes. Huwag ganun. Okay, kasi pag yung lalaking niya nagsawa, napagod sa ugali mong ganyan na napaka-toxic na, iiwanan ka niyan, mapapagod yan sa paulit-ulit na pagdududa mo sa kanya kahit wala ka namang dapat pagdudahan. Pag yan napagod, pag yan naubusan ng pasensya, pasensya tay girl, ikaw rin ang mawawalan. So, don't blame him na kapag dumating ang araw, na iiwan ka, na ipagpapalit ka. Gets mo? Yung iba nagre-reklamo, hindi na siya sweet. Hindi na siya katulad nung dati, napakamalambing, caring, napaka-sweet. Ngayon, hindi na. So, ayun, syempre, another drama na naman ang lola niyo. Hindi ka nakatulad nung dati. Dati ganito ka. Ngayon, hindi na. Napaka-cold mo. Hindi ka natulad nung dati. And he was like, okay, ganun ba? Alam mo yun, yung feeling na ang drama-drama mo, bes. My goodness, bakit? Ikaw? Ikaw ba sa sarili mo? Natanong mo ba ang sarili mo? Ikaw, sweet ka pa ba sa kanya? Malambing ka pa ba sa kanya? Caring ka pa ba sa kanya? Eh kung hindi na, my goodness, wala kang karapatang magreklamo. Kasi pareho lang kayo, ang sarap pag-untugin ng ulo niyo, okay? Gets mo? So ayun guys, hindi naman puro kasalanan ng lalaki kaya ka nagbabago, kaya ka nawawala ng gana, kasi may kasalanan ka rin naman. Napaka-OA mo, napaka-drama mo, napaka-arte mo, kung ano-ano nang naiisip mo, yung iniisip mo na hindi naman nakakabuti sa relasyon niyo at nakakasira ito ng relasyon niyo, yung ganon, in short, giging toxic yung relationship niya dahil sa ginagawa mo, girl. Papanigan ko ulit ang mga babae. Siyempre, kapag dinadalo ang mga babae, normal lang na madrama sila. Napaka-OA. Yung mga ganun. So, guys, intindihin niyo na lang kapag may period sila or parating na yung period nila, kailangan niyo lang talagang habaan ang pasensya niyo. So, kung hindi nyo pa mahabaan yung pasensya nyo, edi, tigil yun ah. Diba? Kasi kung mahal na talaga yung isang tao, kahit gano'n pa kahabang pasensya ibibigay nyo. Diba? Kasi mahal nyo eh. So, yun. Advice ko lang sa inyo, guys. Kung mahal nyo talaga yung isang tao, habaan nyo pa ang pasensya nyo. Okay? Okay, Kyle. So, ayun lang. Habaan ang pasensya para tumagal ang relasyon nyo. Sinasabi ko lang, ina-advisean ko lang kayo na kung gusto nyo pa na tumagal ang relasyon nyo, syempre, kailangan nyo ring habaan ang pasensya nyo. Kasi sila rin naman, mga babae, hinahabaan rin nila ang pasensya nila sa inyo. Okay? Okay kayo. So, yan lang guys. I hope you learned something today. So, if you like this video, please hit the like button below, subscribe, and click the notification bell so that you will be updated every time na mag-upload ako ng mabagong videos ko. See you in my next video, buyers!
walang pa ring light ang lola niya dahil nasira na siya. Ngayon wala na, ayaw na niyang gumana. So, baka naman sa mga may mabubuting puso dyan, baka naman gusto niya akong donate ng ring light. Charla!